Hey, what's going on guys? Marami po tayong pag-uusapan para sa araw na ito. Tara na't saway-saway po nating tuklasin kung ano ang katangiang taglay ng isang tardigrade, ang unang episode, ngayon din! Ang mga tardigrades, nakilala rin sa tawag na waterbirds o moss piglets, ay ang matatawag na may kasing tibay ng isang superhero. Taong 1773, unang nadiskubre ng isang German zoologist na nagngangalang Johann August Ephraim Gust ang nagpangalan sa maliit na hayop na ito na tinawag niyang Tardigrada o slow walker dahil nga sa mabagal ng paglalakad at pagkilos nito. Makalipas naman ng 3 taon, noong 1776, nadiskubre naman ng isang Italianong biologist na si Lazaro Spallanzani na ang mga tardigrades ay kayang mabuhay sa kahit anumang kondisyon. Mula sa init, lamig, taas ng radiation, at sa lakas ng pressure, hindi siya tatablan nito. Kaya mas lumawak pa ang pag-aaral ng mga siyentipiko na ang mga tardigrades na ikinukumpara sa superhero ay dahil sa tibay ng pangangatawa nito. At hindi basta magagapi o mapapatay kahit pa ilagay mo ito sa labas ng kalawakan. Sa pinakamalalim na parte ng dagat, may kakayahang mabuhay laban sa 1,000 beses na radiation kumpara sa ating mga tao. O kahit sa bundok ng yelo ng Antarctic Ocean ay mabubuhay ito. Indestructible, ika nga. Sinabi ng mga siyentipiko, maaring ang mga tardigrades ay mga pioneer ng kalikasan. Sila ay maaaring kabilang sa mga unang hayop na umalis sa karagatan at nanirahan sa tuyong lupa. Ang tardigrades na ito ay hindi matatawag na bakterya kundi isang hayop. Ito ay isang microanimal. Makikita mo ito sa paggamit ng mikroskopyo. Sila ay may 8 paa at may sukat lamang ng 0.5 mm. Astig talaga, di ba? Small but terrible. Ang mga tardigrades ay semi-aquatic. Maari silang mabuhay sa tubig pati na rin sa kapaligiran sa lupa. Mula sa karagatan at lawa hanggang sa mga bundok, kagubatan at buhangin, sila madalas matatagpuan. May natagpuan din ng mga siyentipiko na piraso ng Arctic ice na sinasabing 30 taon na ang tagal nito. Ibig sabihin pala niyan, kaya rin nilang mabuhay sa hanggang 30 taon o higit pa nang walang pagkain. Nakakamangha, di ba? Matatagpuan nito sa buong mundo mula sa matigas na Antarctic Glacier hanggang sa mga aktibong bukid. Karamihan sa mga tardigrades ay kumakain ng algae at mga namumulaklak na halaman. Wala naman tayong dapat ipag-alala sa kanila dahil ito ay walang banta sa mga tao. Sa oras ng panganib, nagagawa nilang bumaluktot at nag-aanyo na parang isang bola na kung tawagin na itan. Na inaalis nila ang mga tubig sa kanilang mga katawan na ang prosesong ito ay tinatawag na cryptobiosis. Kaya mga ka-astig, sana ay may natutunan kayo. Nais mo ba ng mga kwento tungkol sa agham, sining, historia, kababalaghan at iba pang mga bagay na may mapupulot kang aral? Tara na at maglibang at matuto. Kaya mag-iwan lamang ng comments, click like and subscribe. Saan mang sulok ng mundo, maging proud tayo, Astig Pinoy!